Walang challenge. Makakabangon po tayo. Pupunta kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubo. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan na pang jumpstart. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang teleradyo. Balita ngayon! Umabot na sa 73 health workers ng paggamutan ng Dasmariñas ang nagpositibo sa COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Chief of Clinics Dr. Maria Luisa Campos Cagingin na nagdeklara na sila ng full capacity dahil halos kalahati na ng kanilang workforce ang may sakit. Bukod dito, may ilan ding health workers ang naka-quarantine matapos makasalamuha ng mga nagpositibo sa COVID. Sa kabila nito, tiniyak ni Cagingin na tuloy ang pagtanggap ng iba't ibang emergency cases sa kanilang ospital. 1.18 million na ang fully vaccinated laban sa COVID-19 sa Quezon City. Ayon sa LGU, halos 70% na ito sa target na bilang ng mabakunahan sa populasyon ng lungsod. Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang mga residente na patuloy na sumunod sa mga health standards at doblehin ang pag-iingat. Ito'y dahil nananatiling mataas ang positivity rate sa lungsod ayon sa datos ng Octa Research Group. Nagpapatuloy naman ang pagbabakuna ng Quezon City LGU hanggang may supply ng bakuna. Para sa pang mainit na balita, manatiling nakatutok sa teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako si Jackie Pascual. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Mga balitang puputok pa lang sa maghapon, ihahain. Mga isyong dikit sa taong bayan, tatalakayin. Dinig ng sambayanan, pupulsuhan. Ang morning habit na inyong kagigiliwan, aarangkada na! On the spot! On the spot! Bakit ganyan ang ewan ko. Bakit ganyan ang intro natin? Para tayo nasa piyestahan. Parang nasa karnabal. Ha? Ano ba yung ibig sabihin? Parang may pantomina uli, partner. Yan ba ibig sabihin na the circus is in town? Ha? Simula na po ng circus. Simula na ba ng karnabal, pare? Nako, malapit-lapit na mga kapamilya. Basta Oktubre, makikita nyo na po. Yung karnabal, papunta na po yan ang Commission on Elections. Anyway, magandang umaga po mga kapamilya. Kami po ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras at kalahati dito po sa Teleradyo On The Spot. Ako po si Kakanturing Tony Velasquez. Partner, kamusta? Okay naman. Ako naman po si Danny Buenafe sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga I1 TFC. Ikaw, partner, mukha kang blooming, partner, ha? Tuesday morning. Ganon ba? Dahil siguro ako ay bagong tasa. Bagong tasa. Napansin ko nga. So, ibig sabihin na home service ba yan o lumabas ka, partner? Nako, yan ay certified home service, paring Danny. Dahil yan ay sa kagandahan loob ni Mrs. Yan, paring Danny. Ay, ganun ba? Buti pala marunong siya, ha? Okay, malaking bagay. Hindi, sinambahan lang. Unting tasa, ganun, ha? Ah, okay. Yeah, so, at least, maasahan natin na at least yung medyo alam niya yung hulog ng buhok ko, eh. So anyway, so ngayon nga umagang ito, mga kapamilya, baka hindi nyo po batid. Ay inilabas na po ng IATF yung guidelines po patungkol doon sa bago nilang quarantine classification system. Yung may kasama pong mga alert level. Nagulat ako, paring Dania, tama ba yung basa ko? Akala ko hanggang alert level 4 lang.
Oo nga, oo, may alert level 5 pa pala. Tapos meron. Ang oo nga, yun niya yung parang lahat bawal na talaga yung 5, di ba? So, yung sa NCR, di ba ang huli nating nakausap eh, alert level 4 ang most likely i-adapt sa lahat ng cities and municipalities under Metro Manila, tama ba? Di ba? Tama, oo. Kaya tuloy, nagulat lang ako bakit umabot pa pala, may alert level 5 pa palang pumasok dito sa kanilang bagong sistema. Kaya lang, hindi masyadong malinaw sa akin, paring Danny, dun sa pagpapatupad nila, kunwari, anong pagbabasihan nila ng kung anong alert level ang kanilang ipatutupad. Meron lang kasi sila mga description eh. Yung... kung ano yung alert level 3, ano yung mga allowed, ilan ang pwedeng yung occupancy rate, di ba? Ganon, di ba? May mga ganon eh, di ba? Na, chart. Oo. Yung batayan, paring Danny. Paano mo, paano mo masasabi na ang isang lugar ay pwedeng isailalim sa alert level 1 or hanggang alert level 5? Meron silang sinasabi na low ang, kunwari, low ang COVID cases, low din ang occupancy rate sa mga ospital, tapos susunod, low ang COVID cases pero increasing ang hospital utilization, high ang COVID cases at high din ang hospital utilization. May mga ganun eh. So ang gusto ko lang malaman, ano yung definition mo ng low at high? Kasi meron kang sukatan sana eh, di ba? Meron kang sukatan, hindi mo naman pwedeng sabihin short and tall. Kunwari, short and tall. Ano yung short? Ano yung tall? Eh, ikaw tall ka, parang Danny, lahat ang tatabi sa'yo, short. yung sukatan, di ba? Oo. At saka, hindi pwedeng, let's say, San Juan is ganitong alert level and then Mandaluyong na malapit sa San Juan, ibang alert level. Kaya nga dapat talaga, di ba, uniform ang alert level. Kasi nga, yung movement eh, ng tao, di ba? Eh, syempre, kung mababa yung alert level, doon magpupuntahan. So, wala rin yung effectiveness, di ba, partner? So, nung alert level. Sabi nga ni Mayor Francis Zamora ng San Juan sa atin, isang araw, di ba? Parang kung ipatutupad yung alert level, uniform yan, no? Throughout all the cities and municipalities of Metro Manila. Pero, dahil may mga ganung ipinasok na definition, what is alert level 1, 2, 3, 4, 5? Merong low, merong high, di ba? May increasing. Sana malaman natin, ano yung low, high, and increasing? Para sa mga kinauukulan. Pero malaman yan eh, di ba? September 16, so lumabas na ba yung specific guideline? Ano, at saka NCR will be under what alert level? Wala pa. Yung general guidelines yun lang. Yung general guidelines lang. Pero sa general guidelines niya, yun na gusto ko malaman, may specific na metrics ba? Para masabi mo kung ano yung low, high, at increasing. Kasi pag medyo subjective yung definition nun, pag sinabi ng isang banda na, hindi, low pa kami, sabihin ng DOH, hindi, considered high na yan. Sino masusunod, di ba? Oo, at saka yung batayan, partner, dun sa ano, ha? Kasi di ba inaallow na raw yung limited face-to-face classes, di ba? At saka i-determine muna kung how low ang COVID cases dun para dun i-implement. So yan, lahat yun, it should be form of the guidelines, or part of the guidelines, di ba, partner? Kaya nga. So anyway, dahil nga po siya lumabas na rin at least, ha? Yung general guidelines nitong bagong quarantine classification system with alert levels, ang ating quality and question for today, mga kapamilya, ano nga po ba ang inyong saloobin dito sa bagong quarantine classification with alert level system na ipatutupad po yan, nakatakda po yan na i-pilot test dito po sa Metro Manila simula po sa Biyernes, ika-16 po ng Setyembre. So mga kapamilya, kung gusto niyo pong magbigay ng inyong komento, mensahe, komento o tanong dito po sa amin, ipadala niyo po yan dito sa Teleradyo Space React Space, ang inyong mensahe, pangalan at lugar, ipadala po yan sa 2366. Paring Danny. Pwede rin ho kayong sumali sa ating live streaming sa Facebook at YouTube, kapamilya. Mga balitang pag-uusapan sa maghapon, ihahatid ng ating mga on-the-spotter. Ayun, so nagbukas na rin ang mga classes sa mga public schools. Pero syempre, ngayon ay hindi pa face-to-face. Ngayon ay yung paring tinatawag na remote or distance learning. So, ang sabi po ng Department of Health, ng mismong kalihim ng edukasyon na si Leonor Briones, ay maituturing nila na isang tagumpay ang pagbubukas ng school year ngayong taong ito dahil nga daw po at least no, na ipatupad daw nila yung remote learning last year, na isara din po nila yung school year last year.
At yung pagbubukas po muli ay maituturing daw nilang isang tagumpay. Pero hindi po, hindi ata sa ayon. Tagumpay? Oo, sige. Balita ko, parang tayo na lang yata ng Venezuela ang hindi nagbubukas ng klase. Ha? Yun ang narinig ko report. Ha? So ibig sabihin, we are very much behind. Alam mo pare, sa Amerika talaga lahat nagbukas na, pati klase. So anyway, hindi nga sumasang-ayon dyan ang ilang mga guro sa tingin nila. Oo, malayong-malayo po ito sa tagumpay na sinasabi ni Education Secretary Leonor Briones. So, yung ilang pong mga gurong iyan, para ipakita po ang kanilang pagkadismaya, ay nag-rally po sa harap ng batasang pambansa. At naroon, nakatutok ang ating on-the-spotter na si Jervis Manahan. Jervis, sino-sino mga guro ito at ano ang ipinaglalaban nila? Morning, Jervis. Yes, Tony at Danny, inaasahan nga na pupunta dito ang mga guro sa South Gate ng Batasang Pambansa. Maya-maya lamang dahil marami silang mga kailangang ipanawagan ngayon na nasa ikalawang araw tayo mula nang buksan ulit ang klase sa mga pampublikong paaralan. Kasama sa mga ipapanawagan nila dito ay ang pagbabayad sa kanila ng overtime pay, ang pagbibigay sa kanila ng internet allowance na aabot sa 1,500 pesos kada isang buwan at pagbibigay ng laptop sa bawat isang teacher dahil sinasabi nila na mahirap nga itong distance learning para sa mga teacher at kailangan bigyan din ng pondo ng Department of Education ito. Inaasahan kasi ngayon na tatalakayin ang budget ng DepEd dito sa budget sessions ng Kamara. So kasama sa kanilang panawagan ay dagdagan yung budget sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Dahil nga patuloy na pinapanawagan ng Alliance of Concerned Teachers itong ligtas na balik eskwela dahil sa ibang mga bansa ay nagagawa naman na, magkaroon ng ligtas na balik eskwela. At isa na nga lang Pilipinas sa mga nahuhuling bansa na wala pang tila wala pang plano na pabalikin sa eskwelahan yung ating mga estudyante. So kasama nga sa kanilang tinutulak na magkaroon sana ng guidelines para makabalik na rin soon enough yung mga estudyante doon. At kasama nga dito ang pagbibigay ng benepisyo doon sa mga teachers. Katulad na lamang nung isinagawang rally ng mga medical frontliners ilang linggo pa lamang ang nakakaraan, yun din ang gusto mangyari ng mga teachers na pupunta dito ngayon. At hindi lamang mga teachers ang pupunta dito ngayon, Tony at Danny, ano, mga iba't ibang sektor ay sasama sa kanila, kasama na ang mga magulang ng mga estudyante. So patuloy nating aantayan yan at titingnan natin kung magbubunga nga ba ito at mapapakinggan yung kanilang mga hinaing. Balik muna sa inyo, Tony at Danny. Ibig sabihin yan, Jervis, hindi sila magtuturo ngayong araw na ito. Kumbaga sila ay nag-walk out sa kanilang mga estudyante. Parang ganun nga ang lumalabas, Danny, pero ito ay lilinawin natin kung paano nga ba ang naging sistema, kung meron bang humalili sa kanila para sa kanilang mga duties ngayon. Dahil sa ngayon, sa mga oras na ito, ay wala pa sila dito. Inaantay natin dahil alas 10 pa magsisimula itong rally na ito. So mamaya, mas malilinawan natin kung paano nga ba yung mga estudyante na naghihintay sa kanila ngayon. Saka, ano ba ito? Organisado ito? May isang grupo na nagbuklod-buklod sa kanila para dalin sila dyan sa batasang pambansa? Ito talaga ay mga teachers na talaga may mga hinaing, no? May mga organisasyon din tulad ng Alliance of Concerned Teachers at ibang mga sektor pa na sasama sa kanila. Pero yung mga teachers talaga na pupunta dito ay inaasahan natin. Sila talaga yung may mga valid na panawagan na gusto nilang marinig sana dito sa Kamara para kumbaga ay ma-address din yung mga ito. Lalo na nga't madaming mga tinitiis din ang mga teacher ngayon sa ilalim nga nitong COVID-19 pandemic. Siguro pagdating nila din dyan, Jervis, malalaman natin kung aling mga paaralan nagtuturo ano itong mga gurong ito. Yes, tama ka dyan, Tony at Danny. So malalaman natin yung profile nila. Pero yun nga, simula pa naman kahapon ay may mga teachers na tayong nakita na nagrarally even online ay may mga nagpo-post na rin ng mga pictures nila na kumbaga bilang pagpoprotesta laban na nga dun sa sitwasyon na meron sila ngayon at umaasa sila na magdudulot ito ng magandang mga pagbabago sa kanila at sa ating educational system. No, kasi yun ang mahirap dyan, paring Danny, Jervis, ano, yung talagang
hirap daw ng mga guro na magpatupad nitong distance learning. Kasi sagot nila yung bayad sa internet, sagot nila yung bayad sa kliyente, sagot nila kung minsan yung ibang teaching material. So talagang malaki yung kanilang inaambag na gastusin, na oras, di ba, na pagsisika. Pero hindi nila nakikita na parang may suporta nang gagaling sa gobyerno. At saka, alam mo, pare Tony, yung problema pa kasi, di ba, yung mga health frontliners, nahirapan din sila kumuha, di ba, ng kanilang ayuda, di ba, itong mga risk allowance nila, and then ito naman mga teachers, mga overtime pay na ang tagal na rin palang inihintay. So, health at saka yung education, ako compromise, eh dapat, eh kasi ngayon sana opening, di ang dami na namang hindi makakapag-aral, makakabalik sa klase, partner. Well, anyway, yun naman ang sunod na tututukan natin. Jervis, sige, Jervis. Salamat, Jervis, ha? Thank you. Oo. Anyway, ito, konektado pa rin doon sa unang report ni Jervis, 25.5 million daw ang enrollees na itala ng DepEd sa harap ng pinalawing na enrollment period. Ang report na yan mula kay Ara Perez. Good morning, Ara. Good morning, Danny and Tony. Matapos ng palawigan ng enrollment period hanggang September 30, may 25.5 million ng enrollees na naitala ang DepEd. Batay yan sa kanilang huling datas ngayong araw. Sa bilang na ito, 19.4 million ang nag-enroll sa public schools, 1.5 million sa private schools, at mayigit 50,000 sa state at local universities and colleges. Una nang sinabi ni DepEd Secretary Leonor Briones na nakasalalay rin sa unti-unting pagbubukas ng ekonomiya ang enrollment. Kapag may trabaho ang mga magulang, mas kaya nilang matustusan ang edukasyon ng kanilang mga anak. Kaya tumaasa ang ahensyang tataas pa itong bilang ng enrollees na sa ngayon katumbas na ng 97.5% ng 26.2 million enrollees noong nakaraang school year. Ikalawang araw din nga ng panibagong school year ngayon, tuloy pa rin ang pamamahagi ng modules sa iba't ibang paaralan at yung online classes. Sa mga panayam, sinabi ng mga estudyante at guro na alam na nga nila ang gagawin sa distance learning, pero sabi nyo nga kanina, no, yung suporta talaga yung kailangan nila, lalo na dun sa pagkakaroon ng sapat na load or wifi connection at gadgets para sa mas stable na internet access. Ito ang Metro Patrol 55, Ara Perez, ABS-CBN News. Alright. Thank you, Ara. Thank you, Ara. Ngayon, dumako naman po tayo sa Manila Health Department. So, mayroon po silang kakulangan na daw po sa supply ng gamot sa kanilang mga pasyente sa COVID. Itong tocilizumab, ha? Nagkakaubusan na daw. Pero tinayak naman daw na meron pang sapat na supply para sa mga ospital sa lungsod ng Maynila. Ang mga detalyeng yan mula sa ating on-the-spotter na si Raya Capulong. Good morning, Raya! Good morning, Tony at Danny. Ubus na ang supply ng COVID-19 medicine na tocilizumab ng Manila Health Department na libre nga nilang ipinamamahagi. Ayon kay Manila City Health Officer Dr. Arnold Pangan, sa ngayon, wala na silang maibibigay na tocilizumab habang sapat naman anya ang supply ng remdesivir. Kulang natin ang wala ng supply ngayon, yung tocilizumab. Kasi parang nasa 550 plus na yung naibigay namin na tosi all over the country. Pero dahil nga dito kumukuha sa amin, wala na kaming maibibigay for the moment. Kasi nga naubos na yung supply namin. Pero paglilinaw ni Dr. Pangan, ang naubos ay ang supply ng tocilizumab na libreng ipinamamahagi ng Manila Health Department. May sapat na supply anya ng COVID-19 medicines ang mga ospital sa lungsod, kaya walang dapat ipag-alala ang mga pasyente. Sa ngayon, naghihintay pa anya sila ng bagong supply ng tocilizumab mula sa supplier. Sapat din anya sa ngayon ang supply ng oxygen tanks sa lahat ng sa lungsod. Tony, Danny. Alright, so okay. Yun lang paglilinaw, ha? Yung libre lang na tocilizumab ang yes, yun ang naubos na supply. Pero yung supply ng anim na district hospital sa lungsod ay sapat as of the moment. Okay, good to know, good to know. Alright, sige. Thank you very much. Maraming salamat. Balik sa inyo. Si Raya Capulong at siyempre sa ibang panatang sa On The Spotter sa umagang ito, si Ara Perez at si Jervis Marahan. Mga balitang pag-uusapan sa maghapon.
ihahatid ng ating mga On The Spotter. Alright, sige paring Danny, at tayo ay magbe-break muna. Bibigyan daan natin ang mga mensahe ng ating mga pinakamamahal na sponsors. At pagbalik po natin ay sino ba ang ating mga kapanaya? Meron tayong naka-line up siyempre ng mga panauhin. Meron tayong yung news ng alert level 4 daw ang Metro Manila. Based na rin daw sa statement mula kay Secretary Anyo ng DILG. So tama, di ba? Yun din yung sinasabi sa atin ni Francis Zamora na alert level 4 ang likely na ipatupad sa Metro Manila starting September 16 up to 30. Tama? Oo. At saka uniform ang implementation. Hindi yung iba-ibang lungsod, iba-iba ang alert level. So anyway, sige, kukuha tayo ng karagdagang detaling dyan kung may pagkakataon tayo. Habang tayo po ay nag-break. Babalik po kami ni Paring Danny sa ilang segundo lamang. Tutok lamang po kayo dito sa Teleradyo On The Spot. On The Spot. Pamilya, oras po natin ay 9:26 na po ng umaga at tayo po ay merong makakapanayam. Ito po ay sa panig po ito ha ng mga medical professionals. Sila po, nawala ha. Tayo ba ay nakikita ko partner, nasa Zoom na yata siya ang ating guest. Oo. Hindi, parang nawala yung instruction ng mission control sa Viber ko, parang Danny. That's what I'm saying. Okay, sige. Binago. Standby lang po kayo, Dr. Limpin. Kayo po ay susunod na dito. Meron lang pong isiningit. Si mission control ay napakabilis pong nagpalit ng line. siguro dahil nga sa nangyaring yung announcement, no? Yung alert level 4. Oo. So anyway, para po tayo makakuha ng karagdagang detalye dito nga sa announcement ng DILG na alert level 4 po ang ipatutupad sa Metro Manila kapag nagsimula na po itong pilot test, itong bagong quarantine classification system.
Meron po tayong mga kapanayan mula sa DILG, si Undersecretary Epimaco Denzing. Yusek, good morning. Si Tony at si Danny po. Magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng nakikinig at nanonood, magandang umaga rin po. All right, so Yusek, paki-paliwanag po sa amin ano, kung ito pong alert level 4 na ito na ipatutupad sa Metro Manila, ano po ang batayan nun? Well, una sa lahat, this will be officially announced by the Department of Health ngayong umaga rin po. Although nauna na si Secretary ang banggitin para makapaghanda na rin ating mga kababayan. Ang basis po ng alert level 4 ay yung ating average daily, galing po to sa DOH, ano? Average daily attack rate, yung pagtaas at pagdami ng mga kaso sa bawat araw, at ang pinaka-importante dyan yung healthcare utilization rate. Yun po ang usually basihan ng paglalagay o paggagawad ng alert level ng ating Department of Health. Okay, so DOH po ang magseset po ng metrics kung ano po ang alert level. So sa ngayon po, ang ibig sabihin ng alert level 4, mataas ang attack rate, ang daily attack rate, at mataas din ang hospital occupancy. Tama po yan. Nasa high to critical level ang basihan po niyan. Ngayon po, ang HCR ng Metro Manila ay nasa 76% overall. So, yun primary ang magiging basihan muna at sa panimula. So, ibig sabihin yan, Yusek, yung pag-alert level 4, lahat ho yan, ha, pare-pareho, lahat ng cities and municipalities sa Metro Manila. Kasi, di ba, yun ang sabi rin sa amin ni Mayor Zamora, para at least, di ba, restricted lahat ang movement. Kasi parang ang effect din daw nito, parang MECQ, Yusek, na marami rin na nang bawal yung mga dine-in, yung mga, let's say, yung mga gym, mga parlor, mga barbershops, di ba? Ay, hindi naman po. Una sila sa alert level, tama ko kayo na pagkasunduan ng lahat ng mga mayor sa isa naming pagpupulong noong nakarang linggo na isang alert level lang sila. Kagaya ko ngayon, ang Maynila at Valenzuela ay actually alert level 3, no? Pero baka magpuntahan naman doon lahat ng tao. So isang alert level po ang MCR. Pangalawa, hindi talaga ito MECQ. Iko-consider natin magiging mas maluwag ito kaysa mga MECQ kasi ang pinagbabawalan hindi ito aktibidades. In other words, na-identify na po ng ating mga eksperto, ano ba ang aktibidades ng mga super spreader? Kaya nga po, nilinya po ito sa ating implementing guidelines kung ano specific na activities po ito. Karamihan mga indoor, yung mga crowded places, closed places, tsaka aktibidades na nag-promote ng close contacts. Ito po ang area na pagbabawalan depende sa alert level. Halimbawa ngayon, ito, sa sitwasyon natin sa alert level, maski non-essential na biyahe o paglabas, pwede na ho nating payagan. So kung gusto nyo pumunta ng ibang lugar para maging turista, pwede ho. Pero subject po kayo sa restriction ng pupuntahan yung lugar. Pwede na rin ho tayo magsimulang magbenta ng mga non-essential services, even in alert level status, which is pinaka-restricted. So medyo maluwag po ito. Ang pinaigting po na ito, kasabay ng mga alert level, ay yung mga granular lockdowns. Kasi po, nakita po natin na 80% ng lahat ng mga COVID-19 cases ay nandun lamang sa 12% ng mga barangay, at least in the case of the NCR. So kung ila-lockdown ho natin yung 12%, sigurado na tayo na 80% napigilan na natin na makapanghawa. So itong, yun pa rin ang hangarin, no? Na may paigtingin yung pagkalat ng COVID-19. At least, nakita na rin natin na pwede pala tayong magbukas ng ilang mga aktibidades ng ating mga kababayan na wala po dun sa listahan na ating nilagay. So Yusek, para maliwanag lang, yung alert level 4 sa NCR, 12 barangay lang ho ang ilalagay sa granular lockdown. Tama ba? Ay, hindi po. Mali po yun. Yung granular lockdown, yan po ang ginagawa natin continuously. Every time na meron tayong makikitang clustered cases. So marami isang, ilalagay sa granular lockdown sa buong NCR. Pwede yung isang bahay kasi yan. Pwede yung dalawang bahay, pwede isang street. So marami po yan. Hindi necessarily isang barangay. Yun lang nakita natin. Kaya sabi natin, ang restriction sa alert level 4 ay nakabase or nakatuon dun sa mga aktibidades. Kagaya po ng personal care, kagaya ng dine-in, kagaya ng mga party, in-person religious gatherings, mga indoor venue meetings, mga indoor sports. So ito po nakita natin may pag-aaral na ito talaga mga super spreader na mga aktibidades.
So Yusek, para po sa kabatiran po na ating mga kapamilya, no, mga nanonood at nakikinig, ano po ang mga allowed na activities under itong Alert Level 4 kahit na limited capacity lang? At ano yung totally not allowed? Alam nyo, itong labing tatlong mga aktibidades, ilalabas po yan. Pag wala ho doon, pwedeng gawin. So, halimbawa, kung nasa MECQ tayo, hindi pwedeng lumabas kung non-essential, hindi pwedeng magbukas ng mga negosyo na non-essential. Dito, kahit Alert Level 4, pwede po. Halimbawa, magbebenta ka ng jewelry, pwede mo na buksan yung store. Basta, of course, naka-minimum public health standards lang tayo. Pwede na tayo lumabas, bumiyahe kung gusto niyo pumunta ng Baguio. Basta with a friend, yung mga ganyan. So, in other words, allowed na. Gusto na natin sabihin na allowed na tayo kasi na-identify na natin ang mga aktibidades sa super spreader. Sige. So, anong pinagkaiba ng Alert Level 4 sa susunod na Alert Level 5? Sa Alert Level 5 po, yan po ang pagdedeklara niyan. Exclusive lang ho sa IATF yan. Kasi yan po yung total lockdown. Kung natatanda natin, may ito na tayong ECQ, exclusive po ang IATF pagdedeklara ng Alert Level 5. Kung nakikita nila ang isang lugar, ay talagang kalat na ang COVID-19, dyan lang po papasok ang IATF para mag-declare ng Alert Level 5. Ito po yung last resort na natin. Pero not necessarily city-wide yung Alert Level 5. Pwede siyang by community lang, by barangay. Hindi po. Ang Alert Level 5 nasa ano po, level ng probinsya, sa independent component city or highly urbanized city. Pero in the case of NCR, kung halimbawa talagang nagkalat sa NCR, pwedeng i-alert level 5 ang buong NCR. Kasi ang NCR talagang considered talaga one whole contiguous area po yan. Okay. So, meron po nga ilalabas, no? Sabi nyo nga po kung ano yung mga allowed na or not allowed muna. At kung hindi kasama sa listahan yun, pwedeng i-consider na allowed yung activity na yun. Tama po yan. At sa ating mga kababayan, nasa official gazette na po yan, kung gusto nila mag-research na kaagad, tingnan po nila doon, parang labing tatlong activities po yun. Yun po ang pinagbabawal 100% sa Alert Level 4. At habang gumagaan yung alert level, tumataas din po ang capacity ng pag-a-allow nitong mga restricted activities. Kapag ganyan na may mga alert level, Yusek, no? Indefinite po ba yung implementation ng isang alert level? Pwedeng tumagal siya ng more than 2 weeks? Ganun ba? Ang usapan po dyan ay every 2 weeks ang declaration ng alert levels ng Department of Health. Pero dito sa ating implementation sa pilot implementation sa NCR from September 16 to 30, may posibilidad lamang po, no, na baka lingguhan. Kasi baka mamaya maggumanda ang sitwasyon sa NCR para makita din natin ang epekto ng isang Alert Level 3 sa NCR. So, pero moving forward, kung ito'y magiging institutionalized na sa buong bansa, dalawang linggo po, every 2 weeks po ang declaration ng Alert Level. Okay, so every 2 weeks, tapos saka i-review kung kailangan i-extend or kailangan i-lower or kailangan i-erase, di ba? O, pwedeng ganun, pwedeng umakit. Tama po. Or pwedeng agahan, depending on the situation, kung medyo lumalala or gumaganda, pwedeng 1 week lang tumagal. Tama? Yan po ang mga exceptions lang. Exceptions lang. Okay. Apo. So sa ngayon, this will just be done on a pilot test basis sa NCR. May nakikita na po ba, at least sa panig po ng DILG, kung saan po sunod maybe na pwedeng i-pilot test? Once na magawa po ito, matagumpay natin magawa, no? Baka implement na ito nationwide starting October 1. Importante makita natin yung effectiveness nito. Kaya nga po yung ating mga governors na kausap na ho natin, ready na rin po sila dito in case i-implement nationwide. Okay. Kasi akala ko, baka ipapilot test nyo muna dito sa NCR and then maybe try it in another region na makukonsideran na medyo high risk for COVID. Hindi ho ganon ang magiging patakaran. Wala ho na pag-usapan ganon. It's either kung naging matagumpay buong bansa na. Pero tingnan ho natin, baka ho magkaroon tayo ng ganyang panuntunan na mag-further test case pa or test pilot pa sa iba pang mga lugar rather than buong bansa. Titingnan po namin yung posibilidad na yan at we're open to that kind of a suggestion.
Naisip ko lang kasi baka, you know, maybe depending on the locality, you know, or the region, baka mas magandang i-pilot test muna din sa ibang lugar outside NCR para makita nila just how, ano ba tama tatawag doon? Kung gaano ka alisto o ka-alerto yung mga otoridad doon para alam nila kung ano yung alert level na kanila ipatutupad. Or is that really something that's out of the hands of the LGU? Kailangan talaga DOH ang magsabi o mag-alert level 2 or 3 na kayo. Ganun. Well, pagsamantala, DOH talaga magde-declare niyan. In fact, there was a time last month or 3 weeks ago, meron na tayong mga probinsya na pwedeng naka-alert level 1. Kaso nga lang, dahil nga mabilis yung pagkalat nitong COVID-19 at sa huling whole genome sequencing results ng Philippine Genome Center, 85% na po ng mga samples ay puro Delta na. So nagiging dominant, ano na siya, dominant variant. Pero kagandahan nito, Tony, Danny, is yung bakuna. Napapatunayan na natin na yung bakuna, nagpapatunay na kukunti na lang ang na-hospital. Kung ikaw ipakunado at ikaw ay nahawaan, ubo at sipo na lang ang nagre-resulta. Although meron pa rin tayong na-experience na severe and critical, pero maliit na bilang lamang ito. At kaya natin ginagawa pala ito sa NCR na pansamantala dahil mayorya ng mga target population dito sa NCR ay fully vaccinated. Na if I'm not mistaken, 60% of the target population in NCR have been fully vaccinated and close to 90% have been vaccinated at least with one dose. Mm-hmm. Meron nga palang naging, anong tawag dito, yung komento, yung dati pong advisor sa IATF, no, si Dr. Tony Liachon. Nasabi niya, baka hindi pa napapanahon na ipatupad itong or i-pilot test itong bagong quarantine classification system habang nasa mataas na level pa ang mga COVID cases dito sa NCR. Although, ang tingin niyo po ba na this is exactly the best time na to try that new classification system para mapababa ang mga COVID cases dito sa Metro Manila? Well, una sa lahat po, si Dr. Liachon was never an advisor to the IATF, most probably panandalian sa NTF, no. Pangalawa, ang focus natin dito is not only the alert levels but the granular lockdown. Ang hangarin po, ang pangunahing hangarin ng granular lockdown is paano natin mapipigilan ang paggalaw ng mga tao na impektado. So napansin ho namin dito sa nakaraang ECQ, marami pa rin taong lumalabas. So hindi natin nagawa yung hangarin natin na pigilan ang paggalaw ng tao. Sigurado pa ako maraming nakisabay na mga non-apor na lumabas dahil hindi, sa laki ng sakop na binabantayan natin, hindi natin mabantayan lahat. Sa granular lockdown, masisigurado mong hindi gagalaw ang tao. At sinasabi nga natin, masking apor, hindi natin palalabasin except yung mga healthcare workers, mga OFWs na kailangan ng lumipad, at mga emergency cases. So ngayon, talagang itong granular lockdown, sigurado mong hindi makakagalaw ang tao. At nakita ho ito ng ating health experts nung pinag-aralan po ito, na o nga no, hindi makakagalaw dahil talaga sinarado mo sila at huwag lumabas. Kailangan lang gawa ng pag-aaral kasi wala pa ho tayong datos kung ilang tao ang pinipigilan nating lumabas ng bahay. At pangalawa po, ang importante po dito, nakita naman ng ating economic manager. Sabi lang, kung ganyan yung ating pamamaraan at mapipigilan natin ang pagkalat through granular lockdown, gawa natin ng ibang sistema dun sa mga lugar na hindi naka-granular lockdown at itong alert systems po ang pinatutupad natin. Pagpipigil sa pag sa mga aktibidades na nakita talagang super spreaders. Parang Dan? Yeah, okay na. Okay na ako kay Yusek. Maraming salamat, sir. Thank you very much sa oras. Salamat po, ka Danny, ka Tony. Magandang umaga rin po sa inyo. Thank you. Ayan, si Yusek, Epimaco din Singpuan ng DILG. Kita nyo si Yusek. Si Yusek, nakikiuso, pwedeng punta daw ng Baguio with a friend. Talaga naman, parang Danny. Alam mo ba kung bakit? Sorry, pare, nawala yung signal ko, ha? Medyo nawala yung signal ko kanina. Pasensya Why? Na, pare. Medyo, did you go to Baguio with a friend? Nagpa-fluctuate kahit na malayo, ha? Did you go to Baguio with a friend? Kaya ka biglang nawala, parang Danny. Nakikiuso ka rin, parang Danny, ha? Para magmuni-muni okay sa Baguio. Nabalik na. Sige. So, pare. Kahit po sa mga, sabihin na natin, mas advanced po, ha? Na mga internet. First world country, ha? Telco system, nagkakaroon din po ng mga ganyang problema. Anyway, so kanina nga po, naka-ready na yung isa ating pong panauhin. Medyo naano muna tayo, na sidetrack tayo nga dahil kailangan muna natin ipapaliwanag sa DILG kung ano nga itong ipatutupad nila na alert level 4 no, for Metro Manila.
Pero sa overall po, ang ating pag-uusapan ngayon with our next guest, parang Danny, ay syempre, ito nga ang bagong quarantine classification system. Ito nga po ba ay better than the previous ones na meron tayong different kinds of community quarantines? Ano po ba ang sa tingin din po ng mga medical professionals, no, na maitutulong po nito para talagang masawata na natin yung pagkalat po ng mga COVID cases? At sakaling mas maluwag na rin po ang pagbubukas, no, ng mga negosyo kapag bumaba na po ang quarantine classification. So, sa dalawang banda po yan, meron pong panig po ng sektor po ng mga manggagamot at sektor po ng mga nagnenegosyo. So, pagsabayin na natin, pare, para at least marinig natin, ha? Both basta sectors. Kaya, so, basta makaya ng signal mo, paring Danny, wala akong... Kaya na siguro yan, no? Yan. So, una nating ipapasok sa ating Zoom papaya ngayong umaga ay walang iba. Ako hindi ang isa po sa mga best friend ni Harry Roque. Ano nangyari yun? Oh my God! Sabi ni Karen Davila, oh my God! Oh God, okay, sige. Si Doktora Maricar Limpin, biro lang ha. Doktora Limpin, si Tony po at si Danny po ito. Hello. Good morning. Good morning, Tony and Danny, and good morning sa mga televiewers natin. Ay, good morning, Doktora. Tapos, gusto na rin po na sana naming isabay po sa ating talakayan, Doktora. Walang iba ko hindi po ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines para siya na rin naman po ay pwedeng sabay na makipagpalitan po na ating tukuro. Si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. Nandiyan na ho ba sa Zoom? Sa Zoom na, nakikita ko na. Oh, good morning, Boss Sergio. Morning, Danny. Yun. Doktora. Good morning. Siguro sabay, na. Sabay na po kayo. Boss Sergio at saka si Doktora Maricar. Pwede rin po kayo magtanong sa isa't isa. Baka meron po kayong gustong iwanagin. Anyway, so, pige, parang Danny, go ahead. Thank you. Yeah, Danny. Siguro, unahin ko na doon sa health sector dahil alam mo, ito, pag nagsalita si Doktora Limpin, talagang marami nakikinig dito. Kaya minsan, nagagalit ang ilang tao sa Malacanang. Anyway, Doktora Limpin, dahil magkakaroon na ho ng pagbabago sa September 16, no, sa NCR, yun na nga, sinasabi nila, alert level 4. So sa inyong pananaw, ito ho ba ay magandang balita para dyan sa hanay ng mga sa mga manggagamot? I think parang basically may konting restrictions pa rin, ano? So hindi naman talaga freely na makakalabas yung mga tao, although I think may mga pwedeng gawin na hindi naman magawa ng nakaraan. So, I think ang pinaka-importante ngayon ay kung paano ipapa-implement, ano? And I hope na alam lang talaga kung paano ipapa-implement, no? Ng lahat ng mga LGUs. And then very important din dito yung granular lockdowns na hindi pa natin masyadong alam kung saan, no, at kung saan lugar ipapagawa itong granular lockdowns na yan. And more importantly, I think yung mga specific details, no, ng mga ito. So I think hanggang ngayon ay we are still waiting, ano, naghihintay pa rin kami doon sa mga specific details. Kasi nandoon ang the devil is really in the details, diba? Kaya nga, kasi kung narinig nyo kanina si Yusek Densing, sinasabi niya mga 13 yata na mga activities somehow na ipapatupad na, medyo mas may konting kaluwagan ang talagang very instrumental dito, yung granular lockdown, no, na i-impose nila para naman makagalaw din daw at makahinga yung ekonomiya natin. So, yun na nga, dahil the past 3 days, kung makikita nyo, Dr. Limpin, ang ating datos, mahigit 20,000 ang COVID cases the past 3 days at yung active cases, mahigit 180,000 na. So it's really disturbing. So I'm not really sure kung this is the way to solve it at lalong, let's say, ma-neutralize natin yung health utilization rate, Doktora, di ba? Yeah, tama naman po yun, ano? So kami, on our part, gusto namin makita at pag-aralan kung magiging effective itong bago nating alert levels, pati na rin, in particular, no, yung granular lockdowns. And very important dito talaga yung how it will be implemented. Oo. Pero ito, tanungin ko na rin, nandiyan na rin ho si Boss Sergio, no? Sa Employers Confederation of the Philippines, so Boss Sergio,
Ano ba ang tingin nyo dito? Dahil may konting pagluluwag na, yung mga non-essential, pwede na raw gawin, makapagbibiyahe. Sa inyo ho ba, is this good news for the business sector? Well, in a way, pero sabi nga nung isang kasama ko kanina tumawag sa akin, alam mo, para maintindihan mo itong ginagawa nila, kailangan meron ka postgraduate study. Masyado pang pinahihirapan ng tao? Una, yung kung talaga number 4 tayo, nahuhula pa tayo, yung ano, eh para lang, ano yun eh, para lang, ang tag doon, yung MGCQ with heightened restriction eh. Binago lang nila ang pangalan. I don't know why they have to change it. Ang nakaka-complicate dito ay yung sasama mo yung granular lockdown, hindi naman natin naiintindihan paano na-implement. Ano? Pangalawa, ang maganda lang dito ay yung classification mo will be determined by the Department of Health. Na ang sa totoo lang naman, sila naman ang may control doon sa kung saan ka mapunta classification. Why? Sila ay may control doon sa hospital eh. Bakit mo wala kung additional rooms sa hospital. Bakit ba walang tao? Ede sila dapat may problema ron. Eh kasi kung ginagawa nila yung trabaho nila, de, number 2 tayo lahat sa Metro Manila. E ba tayo nasa 4? Dahil kulang yung kwarto, kulang yung mga tao. Hindi nila nasosob. Eh last year pa namin sinulat yun. Huwag yung tigilan. Eh hindi naman namin alam nung last year, di bayad yung mga hospital, hindi yung mga, hindi nila binabayari mo. Eh tama na. Pinasa sa kanila ng IATF yung responsibilidad to classify. Eh siguro, eh, sila may pagkukulang. Dapat sana ito, baka nakadalawang linggo. Apurahin yung pagsusob doon. So, alam mo, ang kulang doon sa ano, ang masakit dito, we're not really talking of thousands of health frontliners. We're not talking of thousands of rooms. Eh, lahat nadidinig ko, few hundred, ano ba naman yun? Few millions yan, few ano yan. Eh, subukan mo lang sabihin, o sige, lahat ng frontliners, kailangan namin ngayon, 5,000 a day for 1 month, 150,000, daming papasok. Daming pupunta. Yung mga doktor na naiinis na dahil di ano, bigay mo yung ano, yung proper recognition, yung proper ano, tsaka yung, edi wala tayong problema, so, classify tayo number 2 or 3, hindi tayo number 4, eh sila naman na may kislana kaya sa number 4 eh. Yun naman ang sinasabi namin. Bakit ba yung pagkukulang ng gobyerno, the onus falls on the ano, eh hindi na kaya ng mga tao. Alam mo, na-terrorize tayo sa numbers. 96% of those numbers are, will it be severe? Will it die? Less than half of those, ano na, lagyan natin sa 5,000 sa Metro Manila, what is 4% of Metro Manila, 4% of ano, hindi na kagalingan sa mati. Alam mo, ginasta natin doon sa lockdown, to bring that down na hindi naman nangyari, to the previous level, 400 lang natin, pinag-uusapan natin magsisivir eh. Out of 5,000. At ang mamamatay, dati-dati, mga nasa 60, ganoon, maabot ng mga 160 yata ngayon, 200. Para ba ibababo yun, yung ginastos nating 300 billion do sa lockdown, alam mo ang cost nun? 11 billion a day. Yeah. Nabangkit yan sa amin. Oh, nabangkit alam yun yung very costly. Para ibababo yung, para ibababo yung pinabababa, magkano yun? 200 million per head. Yun ang, ano, can we afford that? Not anymore. Not anymore. We really have to live with the virus. Ang asikasuhin yung mga facilities, yung ano, para hindi tayo natin, walang nanganganak sa kalye, walang sa tiheras. Yun naman importante. Yung nagsisibir, talagang magagamot, kompletong gamot natin, kompletong ano. Yun ang importante. Ilan lang yun. And we are terrorized by that. The COVID is not the biggest killer in the Philippines. I think number 8, number 10. 0.03% of the population will die of COVID. Yun ang reality. Pero masyado tayo, masyado kasing contagious at masyado yung nahahype tayo rin sa nawawala ng kwarto. Na, eh kung hindi lang na ano yun, hindi naman problema masyado eh. Yung magamot yung mga nagsisibir at yung mamamatay, maiwasan, hindi ganun kalaking gasa. A few hundred million, inayos natin ang facilities natin, inayos natin yung mga health workers natin. Few hundred million, hindi tayo magtatapon ng billion-billion.
So ang feeling po ninyo, if I get the impression correctly, para po sa panig po ninyo, talagang within the 2 weeks na ipapilot test itong bagong quarantine classification system with granular lockdowns, hindi gaanong makakatulong para mapababa pa ang bilang ng COVID cases, at least within Metro Manila. Well, kami sa employer sector, wala kami talagang kung ano yung rules susundin namin, pipilitin namin. But remember, hindi naman sa amin ang gagaling ang problema, hindi sa workplace . Nagkamas kami noong una, yung contagious mga nagtatrabaho, galing doon sa pagpasok, sa hirap pagpasok, sa hirap pag-uwi. Nagkakahawa-hawa sa pila pa lang. Doon sa public workplace, transport. Oh. Ingat na ingat ng natatakot kami dahil namasara o ingat na ingat kami. Kaya pagbutihin lang nila, yung pagkukulang ng health department, pagkukulang sa transport, huwag na maipasa sa mga Pilipino. Hirap na mahirap. Yung mayaman, kaya yan. Pero yung mahirap, hindi na kaya. Mm-hmm. Balik tayo kay Doktora. So, ayun po, narinig niyo yung sabi po ni Boss Sergio na parang tinatakot lang natin ng mga tao na te-terrorize with the numbers. We have to live with COVID, Doktora, sabi niya. Pero yun nga, medyo may konting kaluwagan ng araw nga ito. Pero good for the business group dahil nakakalabas na ng maayos yung mga, lalo na yung mga minimum wage earner. Pero yung hawaan yung sa public transport, yung mga ganun Doktora, di ba? Kaya naman siguro yung worry nyo nga talaga, talagang napupuno na rin yung mga ospital, di ba? Yeah, actually, matagal na naman natin binabanggit yan since last year pa, no? Kasi sa amin, no, it's not a matter. Kaya mapapansin mo, no, nitong mga nakaraan, except for last year, mabilis kami magtawag ng timeout kasi medyo hindi pa natin masyadong alam . Pero ngayon, nakita ninyo, bago kami nagsalita, ay talagang nandoon na kami sa sukdulan, no? So, para kasi sa amin, itong mga lockdowns nito, ang effect talaga nito, very transient lang, temporary. So, ano ang ibig sabihin nito? What is more important? No? Tama naman, kikinig ako kay Mr. Luis. What is important is how we will open up. No? Yun yung pinaka-ano. It is not about putting a place on lockdown, but paano natin mabubuksan, no? And ito, pinaka-importante is actually ensuring na lahat ng tao na lalabas ay magiging safe. So that will include safe transportation. And nakikita naman natin sa paglabas ng mga tao, syempre, no, pipila yan para makasakay ng sasakyan. Tapos sa loob ng sasakyan, kailangan siguraduhin natin na maintain yung minimum health protocols that include physical distancing. Pero nitong nakaraan, ito na nga yung main problem na nakikita natin . Hindi nangyayari ito. Bakit? Kasi kulang tayo ng transportasyon. No? Kaya nga ang recommendation namin maski noon pa is transports contracting, no? So it's government talaga ang kailangan ang gumastos dito para siguraduhin lamang na yung mabibigyan ng sapat na transportation ang mga tao na lalabas para pumunta doon sa mga lugar na pagtatrabahuhan nila. Kasi nagtataka lang din ako, Doktora, bakit kasi ang NCR mahigit 50% na ho ang na-achieve nila . Di ba? Very proud na nga, sinasabi ho ni Benhar, Chairman Abalos, na halos herd immunity na ang NCR at saka by next month, hopefully, yung mga magsi-second dose, ma-reach na yung baka 60 or 65%. So, hindi ho ba magiging parang solution na rin kung talagang yung rollout ng vaccination maging successful na ho sa NCR, somehow ma-minimize na ho yung number of COVID cases? Yeah, medyo ang problem lang ho natin dyan, marami-rami pa rin kasi we are talking of millions. So yung 50% na yan, if ever that is true, ibig sabihin milyones pa rin ang mga tao na hindi nababakunahan. And then we also have to consider, no, yung mga nagtatrabaho dito sa NCR are not just from NCR.
No, marami po dito ay nanggagaling po doon sa mga karatig pook natin, no? So kaya mapapansin ho ninyo sa Region 4A, no, na napakalapit sa NCR, at marami sa mga nagtatrabaho dito coming from Region 4A, meron from Region 3, no, at alam na din natin mataas din ang kaso nila doon. So in short, pag pumupunta dito yung mga taong yan, ito yung mga hindi pa masyadong bakunado. So dapat i-consider din natin yan doon sa pagbakuna natin ng mga tao dito sa NCR. Mm-hmm. Okay. So kung kayo po ang sabihin nating masusunod, no? Would you agree that we should be under alert level 4 now given yung sukatan na binibigay po ng DOH on what to base the alert level on? Sila naman po kasi ang makakapag-decide niyan, at sila din ang gumawa ng ano criteria para kailan ipapatupad ang certain alert levels, no? So siguro on that note, we have to give in, no, doon sa Department of Health. Pero I think ang pinaka, as I said earlier, the devil is really in the details, no, kung paano siya ipapatupad. Yun yung granular, yun, lalong-lalo na yung granular lockdowns. And I think, no, importante din na i-consider, no, baka kasi yung mga ila-lockdown ho nilang mga lugar, itong mga taong ito will also have to go, no, to report to work. So paano po mangyayari kung doon hindi sila makapag-report sa kanilang mga trabaho? So these are things na dapat na i-consider, and I'm very sure yan din ang concern ng mga employers, business sector. Yes, kasi syempre automatic ko yun, ano, kapag hindi nakakapag-report, they will have to find for ano yan, a replacement or a substitute para doon sa tao. Makakabalik pa ba yung mga taong yan doon sa kanilang dating trabaho? So yun yung mga bagay siguro, lalo na kung medyo magtatagal yung granular quarantine sa lugar na yun. So paano naman yon? So kawawa naman din yung, well, kawawa yung tao, yung worker, but at the same time, I can only understand ang business sector kung they will decide na, kasi marami naman pwedeng kuhain na ibang trabaho na magtatrabaho. So talagang ganyan eh, kasi they need to ensure na their business will keep on going. So I think these are intricacies, yung mga complexities ng implementation that has to be looked at and considered. Okay. Sa panig niyo naman po, Boss Sergio, meron pa po kayong parting thoughts dito po sa isyung ito. Well, sana nga yung masyado maliwanagan nila masyado yung ano, kagaya sabi ni Doktora, eh, hindi naman po pwede, hindi namin alam ko, ano, yung pumasok ka, hindi ka na makakabalik sa bahay, mag-abroad ka na dahil hindi ka na makakauwi. Kasi bang ina-assume mo, meron yung mga kumpanya, yung maliliit na kumpanya, eh, ano naman na ibibigay sa yung housing ng maliliit na kumpanya? Yung malalaki na ba, kahit na taga Makati, saan ka naman kukuha ng pagtutuluyan ng mga empleyado mo ron? So, para lang yung sinabi nung araw na isa-shuttle mo yung tao mo eh. Eh, sino naman may kakaya mag-shuttle ng tao? 90% ng ano natin, mga micro, na saan kukuha ng pa-shuttle yun? Eh, so, yung planning ng ano, dahil dito sa ginawa na to na medyo mahirap sundan at di mo alam yung rules, eh, para bang i-device planning sa business. You cannot plan. Because tomorrow, your plan might be changed. In the same manner na in-announce nung isang linggo yan, tapos pinalitan, edi nasira lang yung plano mo. Hindi mo alam kung kailan ka ililipat sa 3, kailan ka mapupunta sa stay sa 4. So, at sa to, pwede bang plano nga niya, sinasabi ko, yung Department of Health, sila makapagsasabi. Sila yung nagdedetermina kung gano'ng karami yung hospital beds, kung gano'ng karami yung facilities. Eh, di sila magsasabi sa inyo. Tama nga na sila magsasabi. Para malaman nila na kung magtatagal tayo na sa 4, kasalanan nila. Alright, sige. Pasalamat tayo, parang Danny, sa ating mga panauhin ngayong umaga. Si Dr. Maricar Limpin, ang President po ng Philippine College of Physicians. At siyempre si Sergio Ortiz Luis, ang President naman po ng Employers Confederation of the Philippines. Sa inyong dalawa po, maraming salamat. Good morning po muli. Maraming salamat, Ma'am, Doktora. Thank you, Boss Sergio. Salamat po. Ingat.
Okay. All right. So oras po natin ay dalawang minuto na pala. Makalipas ang alas 10 na umaga, kami po ay magbe-break lamang po sandali ni Paring Danny para bigyan dala ilang mahalagang mensahe na ating mga pinakamamahal na sponsors. At syempre po ang mainit na pagbabalita na ating on-the-spotter na si Jackie Pascual. Magbabalik po kami ni Paring Danny dito po sa Teleradyo. On the spot. On the spot. Nais ng National Union of Students of the Philippines na simulan na ng gobyerno ang unti-unti at ligtas na pagbabalik ng face-to-face classes. Sabi sa Teleradyo ni NUSP National President John Dil Roperos, ligtas ng nakabalik eskwela sa halos 200 bansa. Pero ang Pilipinas, silver medalist na lang sa 2 bansa kasama ang Venezuela na hindi pa rin nakakabalik sa mga paaralan. Nilinaw ng NUSP na sa kanilang panukala, hindi lahat ng mag-aaral ay babalik dahil sa mga lugar na nasa zero to low COVID risk lamang gagawin ang limited face-to-face classes. Mahigit 10 van na ilegal na bumabiyahe ngayong pandemya ang nasita ng IAC sa Calamba, Laguna. Karamihan sa mga naharang ay mga company shuttle galing sa iba't ibang probinsya tulad ng Camarines Sur ang vans na may mga sakay, kabilang ang ilang pupunta ng Metro Manila at Laguna. Walang naipakita ang mga driver na permits gaya ng contract of lease, passenger insurance at wala ring body markings. Pinababa sa malapit na terminal o di naman kaya ay hinatid malapit sa kumpanya ang mga pasahero habang impounded ang mga van at kailangan tubusin sa halagang 200,000 pesos.
Para sa iba pa ang mainit na balita, manatiling nakatutok sa Teleradyo at sa aming website, Twitter at Facebook. Ako si Jeky Pascual. May gusto kang sabihin sa mga isyong ating tinalakay? Tawag na! Text na! Kulita na! Alright, so nagbabalik po kami mga kapamilya dito po sa Teleradyo On The Spot sa oras po natin na 7 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga dito po sa Pilipinas. Anong oras na ba dyan, paring dyan? Ngayon, it's almost 7:08. Yeah, 7:08 in the evening. Pare Tony. Kaya pala nakabukas na yung mga magaganda mong lampara dyan. Paring Danny, eh. Medyo lumalamig na nga ng konti dahil kasi noong nakaraan sobrang init dito, pare. Eh, Pero yun nga lang, hindi na kasing higpit dyan, no? Na sobrang kailangan naka-face mask ka lagi. At face pero, shield pa dyan, di ba? Face shield pa, talaga naman. Anyway, so oras po natin nga no, para pa, ipasok na yung naging sagot na ating mga kapamilya sa ating pong qualified question. At ito nga po ay, ano ang inyong saloobin sa bagong quarantine classification system na may alert levels at granular lockdowns na ipatutupad sa NCR, ipapilot test simula po sa Webes, yes. September 16 hanggang sa katapusan po ng Setyembre. At narito po ang ilan sa mga sagot na ating mga kapamilya. Paring Danny, para maiba naman, ikaw ang mauna. Tatlo sa'yo, tatlo sa akin. Sige, pwede rin. Okay, sabi ni S. Ray Neal, sa Philippines lang naman ang gulo. Dati puro mga queue, ngayon naman mga level. Sa ibang bansa, hindi naman ganyan kagulo. Sabi naman ni Sis O. Butler, mas magulo pa yan, ang hirap intindihin. Paano kung sa low rate, kinabukasan bigla tumaas, mababago ba agad nila? Palagay ko, hindi sa dami ng klase ng lockdown ang nahihirapan, lalo mga simpleng mahihirap na mamamayan. At sabi naman ni Mary Ann Pangilinan Castro, at level 4, handling a spa business, mga kapag-open na however, one or two clients at the same time ang pwede namin i-accept. Hope and pray mabigyan pa ng luwag ang business since mahigpit naman kami sa pag-follow. Yun, pare. Yun, spa owner pala si Ma'am Mary Ann. Oo nga, hindi pa sila pwedeng magbukas kung ganyan kahigpit eh. Si Miss Jack Abiles, ang sabi niya, very confusing ang mga alert level guidelines. When they say spa, what spa? A lot of spa types ang meron. May nail spa, may massage spa. Very confusing. Ah, I see. Okay, kasi hindi lang naman yung body massage. Hindi lang yung body massage ang tinutukoy sa spa, syempre. No? Si Jesus Amorao, para sa akin, ang sabi niya, alert level 5, alert level 5, ang Metro Manila at Calabarzon, dahil ayon sa IATF-DOH, ang magde-decide dahil punuan na lahat ng ospital. Hmm. At si Sofia Minerva, tama na, maghanap buhay na lang kami, gutom na mga tao, maraming bayarin. Kaya pwede, tama na, paghanap buhayin nyo na lang ang mga tao. Ahoy, paring Dan. Oo, oh, galit na siya. Sabi naman ni Nanette, Franca, tama, yung super spreader lang ang higpitan. Kaya na makapaghanap buhay ang mga tao ulit. Sabi ng ating suki si Virgilio De Deles, trial and error again. Meron pang dapat linawin tulad ng sa level 4. Paano kung buong ang laman ng ospital ay mas nakakarami ang mga hindi taga doon sa lugar kung nasaan ang ospital? Paano po ang lugar na granular lockdown ay sakop ang ospital, palengke at botika? Medyo mabusisi pero dapat ay kwentas claras para hindi malito ang mga magpapatupad nito, lalo na ang mga barangay captain at kagawad at ang mga kapulisan. Okay, sabi naman ng ating suki rin na si Nona Damian, nakakalito po. Ang dami nila mga protocols, baka po malito na mga tao. Lalo na kung pabago-bago o paiba-iba ng rules. Buti na lang po, hindi ako lumalabas. Nasanay na ako, stay at home. Salamat okay. Po. Si Ma'am Lina ho, isa po nating suki, kahit baguhin nila ang paulit-ulit, kung mabagal ang bakuna at wala sa ayos ang programa nila, ay walang pagbabago at pagbabasa COVID cases, ay puro pamumulitika at pagbanat sa kritiko nila. Si Mary Ann Borromeo, ay naku, nakakahilo na sila. Tapos pagdating na araw na yon, bago na naman. Tapos si
Ding Benjamin Mencias Perez, classifications are only as good as those who enforce them. They do away with the cues and replace them with the numerical alerts. Same dog, different collar, like my mom used to say. Walang mangyayari kung yung mga palpak na magpapatupad dati, ang siya pa rin magpapatupad nito. Nakupo. Sabi naman ni Maria Ann Santos, pwede daw ba magpa-parlor o beauty salon pero 10% indoor sa vaccinated at 30% outdoor sa parking lot siguro. Sabi naman ni Kim Roy, hanggat di nila ginagawang libre ang swab testing sa buong bansa, kahit anong quarantine classification pang gawin nila, walang silbihan. Patuloy natataas ang COVID dahil mga mahirap na positibo na asymptomatic, pag-alagala lang sa komunidad, di nila naiisip magpa-test dahil sa kahirapan. Totoo yan, partner, ha? Hindi napapa-test yung mga talagang possible carrier. Sabi naman ni Caloy Torres, magdudulot lang ng kalituhan yan sa mga ordinaryong tao. Kabuhayan ang hanap ng tao, wala nang umiintindi dyan. Ayun, galit si Mang Caloy. Sige, so meron pa tayong iba siguro, ano, meron pa bang ibang babasahin, parang Danny? Ah, ewan ko lang, baka kumukuha pa ang ating mission control, no? Pero dagdag ko na lang, parang Dan. Sige. Sa Twitter, tinatag kasi ako kung isa ng mga kapamilya natin sa Twitter. Sige. Ang sabi ni Queen Bebs, ha? Si Bebby Toots, sabi niya, alert level 4 pero may face shields. How effective, sabi niya. Hindi, talagang kahit na alert level, may face shield pa rin talaga eh. Ito, meron ding mga nag-feed din sa atin dito sa Facebook Live natin, sabi ni JB Payatan, pacham na naman ang IETF, yun, yung pachamba, pare. Pacham. Pacham, yun ang mga term natin, di ba, yung pang nagluluto kaya, pacham lang yan, baka chamba na naman sa naluto, di ba? Okay. Meron pa, may iba pa. Sabi naman ni Beth Bungaya, ay naku, kung anong naiisip na lang na pahirap sa mga taong bayan, kaming mahihirap ang nagsasuffer. Ayun, pare. Ayun. Sabi yan ni Beth Bungaya. Okay. Teka, nagtitingin ako kung meron din ako makikita mga messages ko sa aking Facebook. Aha. Aha. Ayun nga pala, meron nga palang address to the nation. Si Pangulong Duterte. Ngayon ba yun? Oo nga, di ba ngayong umaga, na-move pa rin Tony instead na kagabi? Oo. Bakit binago? baka isa nga daw sa dahilan ay masyado ng late. Kaya hindi na rin naaabangan ng mga tao, syempre. So, ginawa nila, tinape na lang ito, naka-pre-recorded na, at ito ay pineplay na lang nila kinaumagahan. So, ngayong umaga nga po, ito pong talumpati ni Pangulong Duterte na pre-recorded, siya po na sumasahim pa point ngayon. Wala pa tayong update kung ano yung mga nilalaman ng kanyang talumpati ngayon, paring Danny. Tapos nito, meron ding feedback din sa Facebook Live, paring Tony, galing kay Hiroshima Mackay. No? Tanong lang po, bakit dito lang ho sa NCR at sa Mindanao laging may announcement ng lockdown? Bakit daw sa Cebu yung gobyerno hindi naman daw nagbibigay ng announcement on any lockdown? Yun lang, tanong lang niya. Bakit ba masyadong concern sa NCR? Anyway, so... So ngayon abangan natin kung ano ang nilalaman po ng mga pahayag po ni Pangulong Duterte doon po sa kanyang pre-recorded address to the nation. Pagsilip ko pa lang sa Twitter, paring Danny, tinitingnan ko kung may mga ipinopost na syempre kung ano yung mga updates. Iyon. Meron na naman po atang banat si Pangulong Duterte laban kay Senator Richard Gordon. Red Cross ulit? Red Cross? Well, dahil po ito dun sa patuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, dun nga po sa pagbili Farmally. Ng Department of Health sa Farmaline, mga supplies, no? Meron na naman pong mga binitawang salita si Pangulong Duterte sa kanyang pre-recorded address. Nawalan na daw ng kredibilidad si Senador Gordon dahil
in cahoots with criminals and fabricated stories. Hindi ko alam kung yun ang actual words ni Pangulong Duterte, pero yun daw ang nangyari kay Senator Gordon. Ha? Pero nasundan mo yung istorya kahapon, di ba? Inabangan natin yan dahil, di ba, yung hearing na sinundan ni Ishe Torres, ng ating Senate reporter. Kasi nabasa ko yung report, yung formally, parang nag-deliver sila ng face mask, na 500,000 face mask, no? Dun sa PSDBM, no? Para even without a purchase order. So, yun na naman yung nasilip ng mga senador. So, sigurado, galit na naman ang Malacanang doon sa announcement na yun or nangyari na yun sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Eh, parang sabi na naman ni Gordon kasi, bakit gano'n? Walang purchase order eh. Tapos, nakapag-deliver ka agad even before yung notice of order. Diba? March 25 yung delivery pero April pa yung notice dumating. So, delay pa. So, parang favored na favored yung formally sa delivery ng face mask, pare. Tsaka, yun nga, may kine-question din ang mga senador na baka daw, dahil parang bakit nauna pa yung supposed to be pag-deliver ng mga supplies kahit na wala pa yung purchase order. Talagang may hinala sila ngayon, tamang hinala lang na baka daw ghost deliveries daw ang nangyaring ito. Ha? Kunwari may pinayaran. Parang anong araw eh, parang ang bilis, parang Grab delivery lang daw yung naging sistema. Napakabilis na una pa sa purchase order, di ba? Oo. Oh, pare Dan, isingit lang natin na mabilis habang meron pang ilang minuto sa programa. Si Mayor Ike Ponce. Yes. Ng Pateros, ipasok natin sa linya para kumuha tayo ng reaksyon, no? Dito nga sa itutuloy ng pagpapatupad nitong pilot test, nitong new quarantine classification system. Mayor Ike, good morning po. Si Tony Velasquez po at saka si Danny Bernabe. Yes, good morning, Tony. Good morning, Danny. Good morning, so, Mayor, sir. So Mayor Ike, ang sabi nga po ng DILG, yung kaninang naging announcement ata no, through Secretary Eduardo Anyo, buong NCR will be under alert level 4 hanggang sa katapusan ng Setyembre. So may mga kaakibat siyempre po na restrictions po yan ano, sa pagkilos ng mga tao. Sang-ayon po ba kayo na lahat ng lugar, no, including Pateros, isa ilalim nga po dyan sa alert level 4? Actually, wala pang formal na communication sa amin, ano? Mga balita pa lang to, no? Pero kung sakaling talagang itutuloy yung alert level 4, mas maganda siguro, Tony, na maging pare-pareho yan sa buong National Capital Region, ano? Katulad ng pinag-uusapan din namin sa Metro Manila Council. Dahil alam mo naman ang mga constituents natin, eh, no? Pabalik-balik lang yan sa mga iba't ibang syudad dito sa NCR, kaya mas mahirap din kung iba-iba ang alert level namin dito. So, alert level po, buong NCR, wala naman kaming magagawa kung hindi ipatupad kung ano yung inuutos ng IATF sa atin. Ganun lamang yun. Oh. Pero, Mayor Ike, dyan ho ba sa Pateros, meron na kayo na-identify talaga o meron existing kayong granular lockdown sa ilang barangay dyan? Actually, marami na kaming na-identify na pang granular lockdown. As a matter of fact, ngayon lang, ngayong araw-oras na ito, ay iniintay na ako ng mga kapitan, ano, kasi mag-meeting kami ng mga kapitan for the implementation nga nung strict granular lockdown on the 16th. Kaya lang kami dito sa Pateros, alam nyo, medyo magko-concentrate kami siguro ng house lockdown lang. Dahil napakahirap kasi, basta may idadamay ka na hindi naman talaga positive sa loob ng bahay. Dahil wala kami pang-aayuda sa kanila eh. Ang ibibigay namin dito, yung nakukuha din namin tulong sa DSW, di pagkatapos yung second week, itutulong na national government ay galing din sa DSW, di medyo mahihirapan talaga yung mga kababayan natin. Kaya kami, magko-concentrate kami doon sa pag ikaw ay mayroong positive na hindi ka na kaya dalhin sa isolation facility o may mga close contact doon, yun ang ilalockdown namin yung mismong bahay. Ganun ang gagawin namin, no? Kasama mga kapitan. Ibig sabihin, dyan sa Pateros, walang barangay ang malalockdown, yung granular lockdown, kundi mga individual na bahay-bahay lang. Ganon. Yes, oo. Kung may clustering, yung cluster ng bahay, halimbawa, tatlo, apat, ganon ang gagawin natin. Pero definitely yung barangay, hindi natin kaya yon. Kasi wala kami pang susuporta sa kanila. Oh. Especially kung susundin natin yung strict granular lockdown na 14 days, wala kami bibigay sa kanila talagang tulong kasi wala naman kaming pondo para dyan eh. Oh. Pero di ba marami na ho, di ba Mayor Ike na nabakunahan dyan? Alam ko, Pateros, halos
tapos na eh, di ba? Oo, halos may herd immunity na kami rito sa second dose. Kaya close to 90% na kami sa second dose eh, no? Kaya wala naman kami masyadong problema, bagamat tumataas ang kaso. 98% dito, asymptomatic to mild symptoms lang. Kaya nga ngayon, kami rin siguro ata ang nauna na nagpaparehistro ng 12 to 17 eh, no? Inaayos na namin ng registration ng 12 to 17 dahil pagpapayagan talaga ng DOH, ng IATF, at may available vaccine, gusto namin mabakunahan na rin itong mga batang to. Okay. So, kahit po nag-granular lockdown kayo, yung mga bahay-bahay, kumakalat pa rin ho yung mga nagkakahawaan? Actually, Danny, siguro, para mawala, Tony, Danny, para mawala itong pahawahan na ito, talagang itetest mo yung lahat ng mamamayan, ano? Kasi maski meron kang itinest na close contact, marami kasi asymptomatic eh, yun ang problema natin, ha? Kahit hindi naman dito sa bayan lang namin. Yes, so sa buong NCR, sa buong Pilipinas, maraming asymptomatic na nasa labas. Yun ang problema natin talaga eh. Yun ang nag-spreader, ano? Dahil wala silang sintoma, hindi sila natetest. Dahil wala namang reason para i-test natin sila, yun ang problema. Kaya kakalat at kakalat talaga. Marami ho yung nagsasuggest. Dapat to, ilibre na lang ho yung testing para marami mo pa-test eh. Actually, sa amin, libre yan, no? Libre. Wala ang bayad yan. Hindi kami tumigil, oh. Kaya lang, siyempre, hindi naman pwedeng lahat ng mamamayan, ano? Basta kami, may simptoma ka, close contact ka, itetest ka, libre ka. Walang bayad ng testing sa amin, oh. Pinoprovide ko ng OCD rin sa amin, eh, oh. Karamihan ka NCR, ganyan? O sa Pateros lang? O, ganyan? Well, hindi ko alam kasi dito sa amin sa Pateros, dahil maliit ang populasyon namin, baka yun ang dahilan kung bakit na ililibre namin dahil sa ibang city, ang lalaki ng populasyon nila. Kung naitutulong naman sa kanila ng national government yung libreng test kits at sinasagot ng PhilHealth sa PRC yung mismong testing, ay baka hindi kaya yung laki ng populasyon nila. Kaya maaaring portion may libre sa kanila, portion may bayad. Pero sa amin, naililibre na namin lahat. Provided yun nga, close contact ka, tapos ikaw ay symptomatic. Pero pag gagamitin mo, okay, gagamitin mo sa employment. Pero pag gagamitin mo lang dahil pupunta ka ng Baguio o Boracay, hindi libre yun. Dadali namin sila sa mga private facility na may bayad. Oh. Pag meron lang symptoms. Symptoms, tsaka close contact ka. Okay, gagamitin mo sa employment, pinabayagan pa namin yun. Okay. Mayor Ike, thank you very much sa oras, Mayor Ike. Sige, thank you rin, Danny. Mayor. Thank you, Tony. Salamat. Thank you, as always. Thank you. Ingat po. Mm-hmm. Alright. Ito pala paring Danny, no? Dahil nga sinisilip ko sa Twitter ko, ano yung mga lumalabas na mga updates patungkol po dun sa taped, pre-taped address, no? Ngayon, ay sinabi ni Pangulong Duterte na kung meron daw mga iimbitahin na mga miyembro ng gabinete bilang resource person sa mga Senate investigation, lalong-lalo, particular dito sa investigation sa pagbili ng DOH sa mga supplies sa Farmaly, kailangan muna daw na kunin muna ang kanyang pahintulot. Ha? Bigyan muna niya ng clearance daw itong mga cabinet members. So, ang dahilan daw, kasi kahit daw na pumunta at mag-attend ng hearing daw itong ilang mga kalihim, ilang oras na daw silang nakasalang, hindi naman daw sila binibigyan daw ng pagkakataon na magbigay daw ng kanilang panig. So, ang sabi nga daw ng Pangulo, nakikita ko, pinapatawag nyo almost so many persons and yet you are only able to put the resource person for 7 hours yung iba naghihintay na wala namang silbi. So, yun ang parang pananaw ng Pangulo na naaaksay yung oras lang sa paghihintay daw ng mga iniimbita mga cabinet officials. Diba yan din yung posisyon ni Executive Secretary, tama ba, Medyal Dea, na parang nasasayang yung oras dahil marami raw hinaharap na problema yung mga incumbent na mga cabinet officials, diba? Because of the COVID. Ganun din yun. Parang sinound off lang din ni Pangulong Duterte. So, ewan ko kung yan ang magiging bagong patakaran, sabi ng Pangulo na kakailanganin pa daw ng mga miyembro ng gabinete na kumuha ng kanyang pahintulot kung sila ay kinukumbida sa investigasyon ng Senado, na sabi ng Pangulo ay wala naman daw silbi kundi para daw mangharas
at para sabunin lang daw yung halang mga Pero parin Tony, di ba yung mga formally officials na lang ba ang natitira na iniimbestigahan ngayon ng Senate Blue Ribbon? Meron pa bang, let's say, sila Duque ba? Haharap pa ba dyan? Ay, kasi alam ko, di ba yung si Michael Young, yun yung hinihintay pa nila mag-testify dahil hindi yata naka-attend na nakaraan. At saka itong si, ano, yung nag-positive na, di ba, na hindi nakarating. Di ba, yung si Ong Bak, tama ba yun? Tsaka meron ding ano ah, may mga banat din itong si Pangulong Duterte laban dito kay Police Colonel si Asierto. Asierto, oo, narikita ko rin yun. Oo. Kasi nga ang sinasabi nga ni Asierto noon, may kaugnayan di umano itong dating economic advisor ng Pangulo na si Michael Young doon daw sa mga drug lords at ito daw ay parang na-expose na daw niya. Sabi ni Colonel Asierto, nung pa nga daw 2018, nung panahong yun, yun daw iniimbestigahan pa daw ng Senate Blue Ribbon Committee, ay yun daw ano, pagpuslit ng mga shabu sa loob ng mga magnetic lifters. Naalala mo yun, parang gano'n? Ayun, no, sa customs, tama. Di ba, yun nga, naalala ko yun. Oo. So, yun naman ang sinasabi ni Colonel Asierto na parang background daw ni Michael Young. Pero siyempre, yun ay laging... pinabubulaanan ni Pangulong Duterte na hindi daw talaga totoo yung mga ganyan. Parang, legit businessman daw si Michael Young. Parang time yun ni ano eh, parang Tony, ni Commissioner Feldon, di ba? I don't know if you correct me if I'm wrong, pare. Di ba? Yung sinalang siya sa Senado rin, oo, di ba? Because of that magnetic, di ba? Lifter na yun sa customs. Anyway, so mga kapamilya, no, yun nga pong taped address ni Pangulong Duterte, tinututukan siyempre po yan ng ating mga August Potter at sila po ang magbabalita niyan mamaya po. Ano, yan po malamang ang magiging laman din po ng ating pagbabalita mamaya ang alas 12 ng tanghali sa Headline Pilipinas. So ngayon, paring Danny, basahin na natin sino yung mga babatiin natin magbabirthday. Okay, unahin natin si Gloria Dumaran Ruyera. Happy birthday! Sino pa? Paring dahil, pakibasa. Si Yves Consunhi. Happy birthday! Okay. Si Kurt Gomez. Si Dennis Francisco. Happy birthday! June Mabalot. Si Elgin Ren Santos. Happy birthday! Si Johnny David. At si Kimberly Camarse. Happy birthday po sa inyo lahat. Ay, may babatingin lang pala ako yung aking kababata, aking classmate ha, ng grade school at high school, si Attorney Jojo Saban. Nag-birthday po siya kahapon. Hindi po namin nabati kasi nag-ano tayo eh, nag-live coverage tayo sa Senado. Happy birthday, belated, Attorney Joe. Happy birthday! Paring Dan, meron ko pang babatiin? Oh, batiin ko rin si Mami Aligaga, no? Ito yung mother ni Wingard Aligaga. Nag-birthday din the other day, hindi ko nabati kahapon. Happy birthday, Mami! Happy birthday! Ay, tapos babatiin ko na rin, ha? Isa sa ating mga masugid na taga-panood, taga-subaybay, paring Danny. Si Florence Rana at ang kanyang asawang si Amjad. Okay, lagi silang nakatutok sa atin. Maraming salamat po. Thank you. God bless din. Tapos, meron pa ba tayong ibang babatiing birthday? Bago ito, babatiin ko lang. Itong TFC na supporter din natin sa UK ito, na kasama ko rin dati, si Roger Fortunado. Birthday din niya ngayon. Happy birthday, Roger! Happy birthday! Okay, sige. Tapos, ano ba? Wait lang ha. Let me just check. Ayan, si Joey Papa, humahabol. Humabati na maganda umaga. Joey, parang ngayon ka lang ata nagbukas ng iyong internet. Ngayon mo lang kami binuksan at tinutukan. Ito pala, meron pa mga pahabol si Abo, ating kasama sa teleradyo. Ito, mga birthday celebrant siguro ito. Sige, go ahead. Merly Gonzalez. Happy birthday! Nathan Perez. Miguel Novida. Happy birthday! Mary Jane Pohas. Si Ia Tabo-Tabo Rodriguez. Happy birthday! Si Eljan Bulata. Happy birthday! At ayon dito sa aking Facebook, parang Danny, eba, birthday din pala ni Kuyang Edu Manzano. Oh my God! Ayun, ikaw man nagulat. Happy birthday, boss Edu. Edu, happy birthday! Tapos birthday din ang aking ate. Ang aking ate, nandyan sa Amerika.
si Let Velasquez. Ito ba yung taga New York? Ito ba yun? Hindi, dyan sa California yan. Pare. Ah, California din. So anyway, happy birthday sa aking ate, si Let Velasquez. Alright, so paring Danny, papaalam na muna tayo ha. Tayo po ay magbabalik bukas na umaga, alas 9 po, dito po sa Teleradio On The Spot. Ako po si Kakantring Tony Velasquez. Ako naman po si Danny Buenafe, Yotata, Pilipinas, galing ng Pilipino, saan man sa mundo. Ingat po! Sunod na ang Lingkod Kapamilya, kasama niyo Action Man si Julius Babaw at siyempre si Ate B, Bernadette Zambrano Aguinaldo. Hanggang bukas, keep safe mga kapamilya. Bye partner! Bye-bye partner! Ingat po! You got me going on every single beat. Hit my heart so deep. Wanna wrap my arms around you, cause you sweep me off my feet. Girl, you know that there ain't nobody moving like you. You know you got me, baby. Kasama sa lahat ng panahon. Hindi lang pagbabalita o pagbibigay ng informasyon. Mahalaga din ang public service. Napakalaki palang challenge. Makakabangon po tayo. Pupukul kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan na pang jump start. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang Teleradyo. Tatlong dekadang nangunguna sa public service, patuloy na isusulong ang pagtulong. Bawat problema, susolusyonan. Bawat reklamo, aaksyonan. Ito